ilustrado, kasapi ng kilusang propaganda, at isa na marahil sa pinakatanyag na pintor sa Pilipinas. Ganyan ilarawan ng kasaysayan ng binansagang bayaning pintor na si Juan Luna. Siya ang may obra ng tanyag na espolaryum na nagwagi ng gintong medalya sa Exposición de Bellas Artes o Madrid Art Exposition noong May 1884. Ngunit sa likod ng kanyang mga tagumpay, isang madilim na trahedya pala ang bumabalot sa kanyang buhay. Napatay niya ang kanyang sariling asawa at biyanan. Paano nangyari ito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Ikinasal ang 29 anyos na si Juan Luna kay Paz Pardo de Tavera na nooy 21 anyos lamang noong December 8, 1886. Ang mga Pardo de Tavera ay kabilang sa mga prominenteng pamilya ng mga Espanyol sa Pilipinas. Dahilan kung bakit noong una, hindi payag ang ina ni Paz na si Juliana Goricho na ipakasal ang kaisa-isang anak na babae sa isang indyong pintor. Ngunit nung ipinakita ni Juan na karapat dapat siya sa kanyang anak, pumayag na rin ito kalaunan. Tsuhin ni Paz ang liberal na si Joaquin Pardo de Tavera, habang kapatid naman niya ang mga doktor at propagandista na sina Trinidad at Felix Pardo de Tavera. Naging masaya ang mga unang taon ng pagsasama ng dalawa. Binayaan sila ng dalawang supling na sina Andres, na kilala din bilang Luling, na isinilang noong September 9, 1887, at Maria de la Paz, na kilala bilang Bibi, na isinilang noong June 24, 1889. Dahil mayroon ng sariling pamilya si Paz, napagdesisyonan nilang mag-asawa na bumukod at lumipat sa Paris, France. Kasama nilang nanirahan sa Paris ang ina ni Paz na si Doña Juliana, na siyang sumagot sa ilang mga gastusin ng mag-asawa. Kalaunay dito na rin nanuluyan ang nakababatang kapatid ni Juan na si Antonio Luna habang ito'y nag-aaral sa Pasteur Institute. Ang masayang buhay ng mag-asawang sina Juan at Paz ay unting-unting sinira ng mga sunod-sunod na problema. Noong March 1892, pumanaw ang kanilang bunso na si Bibi. Makaraan ng ilang linggo, nakarating naman ng balita kay Juan na pumanaw na ang ama nito na nasa Pilipinas. July 1892, nagkasakit naman ang kanilang panganay na si Andres habang inatake ng hika si Paz. Tila napakabigat ng taong 1892 para sa pamilya ni Juan. Nilisan ng mag-inang Paz at Andres ang Paris upang magtungo sa Mont-Dor, France upang magpagamot. Dala ng pighati sa nangyaring pagpanaw ng anak, sinisiniwan ang asawa sa pangyayari. Pinagbawalan niya ang asawa na pumustura o mag-makeup. Nang mabalitaan ni Juan na bumili ng eyebrow pencil ang asawa, sinuntok niya ito sa muka. Pinagbawalan din niya si Paz na magsuot ng iba't ibang kulay ng damit liban sa itim. Nagsimulang maging marahas sa asawa si Juan. Sa Mont-Dor, nagtagpo ang landas ni Paz at Monsieur Dusac, kaibigan ng pamilya Pardo de Tavera, at ang pinaghihinalaan ni Juan na kalaguyo ng asawa. Pinapurihan ni Paz si Dusac sa isang liham nito para sa asawang si Juan. Dito mas lalong tumindi ang galit ni Juan sa asawa at mas lalo pang lumala ang mga pang-aabuso nito. Pinagseselosa ni Juan si Dusac. Madalas nitong pinagbabantaan ng asawang si Paz. Noong September 5, 1892, binugbog ni Juan ang asawa at sinira ang ilan sa mga damit nito. Dahil sa pangyayari, nilisan ni Paz ang kanilang tahanan noong September 10, 1892 at siya ay nagtungo sa 25 Mont Tabor Street upang doon pansamantalang manuluyan. Sinundan ni Juan si Paz ngunit nawala sa kanyang paningin ang asawa. Sa halip na asawa ay nakita niya ang pinagseselosang si Dusac sa entrada ng isang gusali. Dito mas lalong tumibay ang paniniwala ni Juan na may relasyon ang kanyang asawa at si Dusac. Nasundan ang pagbabanta ni Juan sa asawa noong September 11, 1892 kung saan hinampas niya ng baston si Paz sa likuran. Dito na namagitan ng biyanan ni Luna na si Juliana. Kinausap ni Juliana ang panganay na anak na lalaki na si Trinidad upang mamagitan sa mag-asawa at protektahan si Paz. Pinagbantaan naman ni Luna na babarilin ang mga Pardo de Tavera. Dito kinumbinsin ni Trinidad ang pamilya na wakasan na ang pagsasama ng dalawa. Umaga ng September 22, 1892, dumating si Trinidad sa Villa Dupont, ang tahanan ni Luna at Paz sa Paris. Kaagad itong nagtungo sa silid ni Paz.
ilang sandali noong dumating si Trinidad, sunod namang dumating si Felix Pardo de Tavera upang bisitahin ang may sakit na pamangkin na si Andres. Dumating din ng araw na iyon ang kaibigan ng pamilya mula London na si Antonio Regidor. Naiwan sa ibaba sina Juan at Antonio Regidor habang ang magkapatid na Trinidad at Felix naman ay nasa itaas. Nagsimulang uminit ang ulo ni Juan kung kaya't minabuti ng magkapatid at ni Antonio Regidor na lisanin muna ang tahanan. Nagtungo sila sa kalapit na kafeterya. Dahil sa takot ni Faz at inang si Juliana kay Juan Luna, tinangka nilang tumakas at sumunod sa kafeterya. Ngunit bago pa sila makalabas, hinarang na sila ni Luna sa pintuan at saka ito nagpaputok ng baril. Sa takot ni na Doña Juliana at Faz, dali-dali silang pumanik ulit sa itaas ng bahay at nagtago sa palikuran. Narinig ni na Trinidad at Felix ang alingaungaw ng putok kung kaya't kaagad silang bumalik sa tahanan ni Luna. Maging sila'y pinaputokan ng galit na si Juan Luna. Sinundan ni Juan ang asawa at biyanan sa itaas at sa kanya ito natagpuan nagtatago sa palikuran. Tinutukan ni Luna ng baril si Doña Juliana sa ulo at pinaputukan. Agad na nasawi ang matandang Pardo de Tavera. Sunod na binaril ni Juan ang asawa. Nagawa pang madala sa paggamutan si Faz, ngunit kalaunay pumanaw rin makalipas ang 11 araw. May iba't ibang version ng bawat angkang kaugnay sa nangyari. Ani na mga Luna, nakakandado noon ng pinto at hindi pinagbubuksan ng mag-ina si Luna sang-ayon sa bilin ni na Felix at Trinidad na huwag mo nang kausapin si Luna dahil hindi mabuksan ng pintuan. Pinaputokan ni Luna ang kandado ng pinto at saktong natamaan ng baril ang kanyang asawa't biyanan. Ang malagim na trahedyang ito ay nasaksiyan ng anak nilang si Andres. Naging laman sa pahayagan sa pari sa mga nangyaring krimen sa tahanan ni Luna. Ano't anot pa man ang versyon ng tunay na pangyayari sa Villa Dupont, isa lang ang sigurado, namatay ang asawa't biyanan ni Juan Luna mula sa sarili niyang mga kamay. Nakulong pansamantala si Luna sa Paris 5 buwan ang makalipas ng malagim na trahedya sa pamilya Luna. Pinawalang sala ng korte si Juan sa loob lamang ng isang araw na paglilitis. Ibinaba ng hukuman ng lahat ng kaso laban kay Juan Luna dahil sa depensa lamang sa dangal ang nangyari o crime of passion. Sa huli, pinagbayad lamang si Luna ng para sa kaukulang dokumentasyon sa korte. 5 araw mula nang mapawalang sala si Luna. Nilisan ng mag-amang Luna ang Paris at nagtungo sa Madrid upang doon manirahan. Si Andres Luna, kalaunay naging isang arkitekto rito sa Pilipinas. Itinalaga siya bilang arkitekto ng lungsod ng Maynila mula 1920 hanggang 1924. Isa sa mga proyekto ni Andres ay ang Crystal Arcade Building na itinayo noong 1932. Pariin namang itinanggi ng pamilya Pardo de Tavera na may relasyon sina Paz at Rusak. Labis na kinamuyan ng pamilya Pardo de Tavera si Juan Luna dahil sa insidente. Hindi nila nakamit ang hustisya para sa pagkakapaslang kina Doña Juliana at Paz. Ang bayaw ni Luna na si Trinidad Pardo de Tavera ay kalaunay naging isang historiador, doktor at politiko sa Pilipinas. Tinakpan niya ang itim na marka ang mga mukha ni Juan Luna sa anumang mga litrato ng pamilya Pardo de Tavera na kasama siya.